Hi guys! Welcome back ulit sa Munti Kong Tindahan. Ayan, for today's video ay sa wakas dumating na yung order ko sa grocery. After 1 week na pag-aantay ko, yung first order ko ay April 13, sunod yung April 16. Tapos yung last order ko, kinancel ko na. Na dapat yung tatlong order yung dadating sa akin. Pero napilitan akong i-cancel yung isa dahil nga kailangan ko na para hindi ako madoblehan ng order. So, nandito yung aking dalawang resibo. Isang 2,286 at isang 2,555. Kala ko ay hindi ulit madi-deliver. Sabi nung nag-deliver ay ayaw daw pumasok dito nung bago nilang shipper. So, hindi na ako nag-question kasi malayo naman talaga tong area ko. So, nandito na yung aking pinamili, guys. Nakapatong kasi sa garapo ng stick o yung aking camera. Gawa na ang pag-aaringan ako, nadoble ang baba ko. So, nandito ang aking pinamili. Tapos yung isa, nabuksan ko na guys, ayan. Ito. Hindi ko na sa inyo isishare to. Yung cellphone ko kasi tinanggal ko lang sa pag-charge. Charging kasi siya. So, papakita ko lang sa inyo itong mga binili ko sa grocery. Diba pag tayo nagka-cancel sa grocery, meron naman doon dahilan kung bakit natin kinakancel. So, siguro naman inaintindihan ng grocery kung bakit ko kinancel. Sila naman may problema. Aminado naman yung nag-deliver kanina, humingi pa nga siya na pasensya kasi nga natagalan yung order. Biruin nyo, April 13 ko pa in-order, tapos ngayon April 20 na guys. Ito yung mga chicheria na pwede namang, oh my god, nalaglag ko pa aring glutinous rice. Diba ito ay tatlo yung damage. Binili nung biyanan ko yung dalawa kasi magbibinindot daw siya, diba? Ang bait ang biyanan ko. Wala akong lugi, same price pa rin. So isa na lang ang lulutuin ko kung sakasakali. Ito guys, yung mga in-order ko. Ayan, ito ay ubos na rin ako actually. Kaso nandun na nga siya, kasama na nga siya. Hindi mo naman siya pwedeng hirangin kung alin lang yung gusto mong orderin dun sa pinapa-deliver mo. So ayan, ito. Tapos mega. Ayan, mga Milo. Kapakita ko na lang sa inyo yung mga ano, mga nabili ko. Ayan, mga Dutch meal na malalaki. Tapos yung UFC. May parating pa ako sa 22 na delivery naman ay mga 4. Tapos ayan, newborn. Oh my god. Nadoble ang aking order ng newborn. May order ulit ako na newborn doon sa ano, sa next order ko. Kasi nga, 'di ba, ang hirap kasi na hindi pa nila dinideliver. Hindi natin alam kung alin yung walang-wala. Biruin niyo 'yan, oh, yung ketchup ko, nag-iisa na lang doon. Tapos ito yung mga tinapay. Ayun, tapos ito na yung Bear Brand kong hinahanap. Nasa kanila na lang mas mura. Tapos ito yung mga non-food products. Kung makikita nyo, nabayuot na yung Colgate. Kasi ito, ilang araw na ito nakapak eh. Nung nakaraan nga, on the way na siya eh. So siguro ilang beses na siya pabalik-balik sa warehouse. Sana walang BO dito sa pauli-uli na itong mga karton ko. Ayan. Ito kasi meron pa ako. So okay lang na hindi mo na niyala din ito. Pero yung iba talaga walang-wala na katulad ng Bear Brand. Kasi pa isa-isa lang, bili ko sa bayan. Kasi nangihinay nga ako sa 5 pesos. Kasi ano naman, ang bago naman maubos ng customer yun. Medyo matagal-tagal, ilang araw din. Ayan, mga Downy. So mamaya na ulit guys, may share ako sa inyo. I-display ko lang to guys. Hindi ko na isasama kayo sa pag-display. Dahil ang storage ko ay punong-puno na. Hindi siya pwedeng madoblehan ng dalawang videos na ano na content. So, i-edit ko muna yung video ko tungkol sa price list ng aking printing business bago ulit ako mag-record ng panibagong video dito. Ayan mga kasari, nakatapos na ako mag-display. At yun nga ang problema sa ganitong deliver. Meron tayong mga damage na nakukuha kasi hindi naman natin nakikita yung nilalagay nila. Pero possible to, nasira na siya doon sa pag-ship o kaya yung habang nasa truck siya. Kasi diba, re-delivery to. Siguro ay napagpatungan na itong mga chichirya na to. Kaya nakakuha tayo dito guys ng ano, 4 na BO. 3 piatos na sour and cream sa kabikat. Walang-wala siyang hangin guys. Walang-wala siyang hangin. So nakakahiyang ibenta to. Hindi ko pa siya nare-report. So mamaya-maya ko siya i-report. Ang problema pa dito guys, dahil ang late nila mag-deliver, ay nagdoble-doble na yung order ko. Nung na-place order ako ng ibang item na hindi ko napansin, na na-place order ko din pala siya nung nakaraan. So, nadoblehan ako ng chicharon ni Mang Juan, na malalaki. So, ang nandito ngayon sa akin ay, ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ang nandito sa akin kasi hindi ako masyadong kumuha nito ng marami. Madalas 4 lang kasi ang expiration nito ay July 24. Ayan. Malakas kasi sa akin maliliit. Saka itong Mang Juan, hindi siya sa akin masyadong malakas. Ang malakas sa akin sa mga asim ay yung vinegar pusit at saka cracklings. Ang nadoble pa sa akin itong Downy. Hindi ko napansin, may order din ako dun sa nakaraan. Tapos yung Mang Tomas na nasa bote, nadoble din. May order na ako nakaraan, may order ulit ako. At yung EQ Dry na diaper. Ayan, nandito yung mga diaper ko guys. Yung nasa pinakataas,
Yun, yung EQ dry na diaper, yan yung mga diaper ko. Yung EQ dry na diaper na newborn ay nadoble ang ano ko, order ko. Meron akong order pala ngayon, tapos may padating pala. And guys, sana ga tayo. Nagpaalam sa akin yung nagrerenta sa taas. Siya daw ay first week na nang may babalik. Kasi meron silang staycation sa Baguio. Sana all, ang lamig doon. Yun, ngayon guys, ang hindi ko na maintindihan kung nasaan ako. Ayan, ang nadoble ko dito ay yung EQ dry na diaper. Dahil yun ay malakas sa akin pag yung hindi naman siya sa mga newborn talaga ginagamit, kundi yung mga malalakas yung flow sa menstruation ng mga ano, dalaginding. Yun yung ginagamit nila, kaya malakas sa akin yung EQ dry na pang newborn. So nadoblehan ako nun. Yun pa naman ay 22 pieces guys, so madami-dami yun. Kasi marami silang option, isa lang ang bumibili sa akin yun actually, yung iba medium yung size nila binibili. Inaman ang customer ko na yun. Ah! Eh, lagi na nakasimangon eh. Hindi mo alam kung anong nangyari. So, ngayon guys, nadoblehan din ako ng Dutch meal. So, yung Dutch meal guys, ay hindi ako nagpaparami nun ng stock kasi mabilis siya mag-expired. Katulad niyan, meron ako ditong... Katulad niyan, December 2022 ang expired nito. Pero mas mabilis pa rin yung saya ko. So, sa akin naman, masusuma ko na mauubos naman siya agad. Bago mag-December. Matagal-tagal pa naman yung December. Minsan kasi yung nabibili ko guys, stock na rin nila sa kanilang tindahan. Kaya mas mabilis pa sa December yung expired. Since yung grocery naman mabilis sa kanilang ano na mga paninda, medyo matagal-tagal pa yung expiration nila. All in all, okay naman yung order ko sa grocery. Ang gusto ko lang i-share ngayon, hindi yun ang gusto ko i-share, ito yung topic natin. Kasi meron sa akin mga bumibili na pakulang-kulang. Kung ikaw ay regular customer ko, ikaw ay masasanay sa akin na hindi pwede sa akin ng kulang. Hindi bawal sa akin yung kulang. Kung matagal na kitang customer, hindi mo tatangkain na magbalanse sa akin ng piso. Kasi ang style ko niyan guys, pag sinabi nila na mamaya na ang piso, hindi pwede. Kung pupunta ka ulit dito, kung babalik ka ulit dito para sa piso, mamaya mo na rin lang kunin yung produkto na binibili mo. Diba? Babalik ka rin naman eh sa piso. So kung babalik ka, kunin mo muna yung piso mo, saka mo kunin yung produkto. Ganun. Kasi diba, piso-piso lang naman yung tubo natin. So, sa mga nagsasabi dyan na para piso, hindi yung papagbigyan. Guys, katulad sa Titcheria, magkano lang ang tubo natin, diba? Kaya nga tayo nagtatrabaho, hindi to charity. May time para magbigay. May time tayo ng pag-share. Pag nagtitinda tayo, hindi tayo namimigay ng produkto. Yung mga nagtatangka sa akin ng mamaya ang piso, mga bago kong suki yun. So, nasasampulan sila ng style kong ganun. Pag tinatangka nila na mamayaan nila ibabalik ang piso. Parang scam lang yan guys eh. So, pag sinasabi nila ng ganun, binabawi ko kahit hawak na nila yung produkto. Mamaya mo na lang to kunin. Kung babalik ka, mamaya mo na rin lang kunin yung produkto. So, ganun ang ginagawa nila. Kaya tayo, nasa pagdidisiplina din natin sa customer kung paano ang magiging behavior nila pag bumibili sa atin. Katulad ng pangutang, kung ini-implement mo ng mahusay yung bawal mangutang sa tindahan mo, lahat ng customer mo ay malalaman yun at gagawin nila yun. Pero pag sinabi nila na pautang mo na ng ganyan, bukas ko babayaran, mamaya ko babayaran, pumapayag ka, ay ibang usapan na yun. Sa isip nila, pwede naman pala. So, ikaw yung nagbe-break ng rule mo sa tindahan mo. So, bilang may tindahan, dapat ikaw ang masusunod, hindi sila. Kaya malaking bagay na kahit tindahan lang ito, may paninindigan tayo sa mga rules natin, di ba? Kaya lang nga nila madali magtindahan. Bukod sa pamimili, pagdi-display, pagpa-pricing, mahirap din yung pagpa-pricing, sa totoo lang, pakikisama sa customer, mahabang pasensya, marami kang dapat gawin. Daig mo pa nga, may hawak ng company di ata din eh. Hindi katulad ng company, may mga kanya-kanya silang tauhan. So, mahirap din talaga yung magsali-sali store. Kailangan mo maging minsan matigas, minsan, alam mo may time pa nga na kahit bata, hindi ko pinagbibigyan. Merong mga customer na kasabayan nila kasi minsan sabay-sabay yung mga customer. Yung bata, sisingit na lang basta. Tapos, bibili siya ng tigpa 5 pesos na paninda. Example, yung Melkita Lollipop. Ang Melkita Lollipop, siguro piso lang yung tubo natin. So, sasabihin ko dun sa bata 5 pesos, ang ibabagsak ng batang pera sa harapan ko, 4 pesos. So, puhunan lang. Puhunan lang guys ang mangyayari. Ang gagawin ng isang customer na medyo matanda-tanda na, siya yung mag-aabono. Minsan napapahiya ako, pero sa isip ko, nagninegosyo ako eh, paano ba yun? Kasi makakasanayan ng bata. Alam mo, minsan may pumupunta dito na ibang bata, na kulang-kulang talaga sila bumili. Kasi ganun yung ginagawa sa ibang tindahan. Pag kulang, okay lang. Pag kulang, pinababayaan lang, sige, parang bigay na lang sa bata.
paano, oo nga, minsan, once lang nila ginagawa. Paano kung halos araw-arawin na nilang ganunin, di ba? Ako naman guys, may time ako talaga, pinagbibigyan ko yung mga bata na kulang-kulang. Pero pag lagi nang gayon, kawawa ang tindahan natin. Para lang tayong nag-charity dito, hindi tayo nagninegosyo. Siyempre, maaawa ka rin sa bata kung yun yung type niya. Minsan, napapagbigyan ko din naman. Pero hindi naman lagi. Diba? Kasi gagaya yung ano yung ibang mga bata na makakausap nila na kulang yung pera ko, pinagbigyan ako yung kapatid niya. Magtataka, 4 lang yung pera niya pero na, binigyan siya ng ganun, diba? So mag-spread yung news na yun na okay lang sa'yo na ganun yung patakaran mo sa tindahan. So hindi. Sala yun guys. Kaya kailangan ituwid mo kung ginagawa mo yun. Nang una magulang magbe-benefit dyan. Nakakatipid sila ng piso pero tayo nalulugi tayo ng piso. So yan lang guys ang sharing ko ngayon. Ayan, wala akong ma-share. So hanggang dito lang guys sa video ito. Salamat guys sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, sa mga baguhan pa lang, please po, pasubscribe po sa aking mga YouTube channel. Pakicheck na rin po yung mga playlist ko, baka may magustuhan kayong panoorin dyan. At saka don't skip ads, tulong nyo na rin po sa akin. Salamat guys, ingat, happy selling, God bless.